Hi, fantastic morning po. Thank you very much. Presidential Director no Adrian Aguilar, the 001 po ng Team Olympus, no? Shout out. Shout out. May Olympus ba? Taas ang kamay, palakpak. Ayun, meron. Good morning po. Good morning po sa mga taong hindi namin nakikita. Sabihan niyo po kami. Baka po meron kayo nakikita na kayo lang. Mga first timer, hello, good morning. Anong oras kayo dumating? So we're guessing that nagsi-CR or nagpa-purchase, no? And siguro, good morning po sa inyong lahat. And dati po ako teacher. I don't really teach kapag in order yung mga upuan. No, and syempre, talking about attendance, may absent agad, oh, di ba? Hello. Hello, Aqua Spring. Anong oras ka dumating? Oh, di ba? Saan sila? Ah, Diamond Tour pa. Oh, it's okay. Napalabiru lang po ako. No? Get used to it. Wala naman kayong choice. No? Ang choice nyo lang makinig. No? Sa akin naman na yung microphone. But anyhow, I'm Joseph Nones po. No? One of the presidential director. No? I'm the craziest presidential director. Tiro lang. No? This business presentation po is definitely especially for ating mga VIP guests. No? Very important person po ng guest. No? Palakpakan nyo po ang inyong mga sarili. No? Ngayon pa lang po, no? Don't worry, wala po itong commitment. If you're thinking, if you're assuming, naku, kukulitin ako na nag-invite sa akin, siguro kailangan may bilhin ako or whatsoever. No? Don't worry, and even to me. Hindi po, taas po ang kamay, VIP guest ngayon. May sabihin ako sa inyo, taas kamay. Yung guest, hindi pa po nasusubukan yung produkto, hindi pa nasusubukan yung negosyo. Thank you po. Hindi po ako nag-invita sa inyo, tama? No? So don't worry po, hindi kukunin yung pera ninyo. No, hindi po ako yung tao na pinagkakatiwalaan nyo. Ang tao po na pinagkakatiwalaan nyo, yung nag-invite sa inyo. Tama po ba ako o mali? Hindi, baka mali ako. Tingnan mo yung nag-invite sa'yo. Titigan mo sa mata. Sige lang. Tapos, tanungin mo, may tiwala ka ba sa akin? Tama? Kasi kung wala, tatlo po yung pintuan. Pwede na kayong umalis. Wala ka tiwala eh. Tama ako, tama? Pero you staying here, accepting the invitation, erko naman, libre papakape. Pasalamatan mo yung nag-invite sa'yo. Salamat at ako'y nilalamig ngayon. May kape pa. Huwag kang mag-alala. Kahit anong i-offer mo mamaya, tutulungan kita. Biglang nagtahimikan. Alam na this. Oo, yung mga tao po, mga guests po ngayon, ay please lang, wag nyo naman po mamaya pagkatapos ng presentation, ay thank you, pag-iisipan ko. Unahan ko na kayo, wag nyo na pong sasabihin sa nag-invite sa inyo na pag-iisipan ko. Gusto mo lang umuwi na, tapos gusto mong sabihin na ayaw mo. Ngayon pa lang, sabihin mo na, ay alam ko na yan. Naku, ba't mo pa ako sinama dito? Tatapusin ko na lang ang presentation. Wala talaga ako tiwala sa'yo. Diretsuin mo na. Pero ngayon, hello. Manage expectation. If you're going to stay, hanggang 6 o'clock lang to, before 6 o'clock, tapos na tayo. If you're going to stay that hour long, no, that long hour, eh siyempre, malamang sa malamang, pagbigyan mo na yung nag-invita sa'yo. No, pag may inaalok sa'yo ng oportunidad, mag-i-grab mo na, magtulungan na kayo. Okay lang po ba sa mga VIP guests natin? Para hindi sayang yung ano nyo, pakikinig ninyo, no? And I'm here po to open lang po ating na presentation. Sige po, yung po mga pumapasok, ano po? Yung ini-inant, eh sila pala yun, yung mga ano, yan, mga proxy ng ano, bottled water, mga naging paper bag, yan. Diamond Tour pala. Hello po, good morning. Mga guests. Guests din natin. Hello, good morning. I'm Joseph Nones po, ano? Yan, ayoko magsalita nang hindi nakatingin sa akin kasi. Sige po kaya po kayo. Ayan. Hello po. Good morning. Ayan. Pasok po. Team Interrupt. Joke lang. Mga galing po ng Diamond Tour, palakpakan natin. No? They have seen. They have witnessed. They have seen on their eyes. Kumbaga first hand. First hand, nakita nila talaga. Totoo itong building. Totoo yung products. Totoo yung warehouse. Everything. No? Mamaya magpapaliwanag sa inyo. But anyhow, I'm Joseph Nones, Presidential Director po of Ipern. I'm doing this business na po. Nasusubukan nyo po today. I believe, mga 5 years na po ako dito. 5 years na po ako dito. The reason why I'm sharing, yun po yung rason bakit po ang laki-laki na nang kinikita ko dito kay Ipern. No? Wala naman po along pagyayabang, kita naman po sa poster kanina, I earned po 2022, buong taon po, 6.6 million. 6.6 million po. Pero, hindi po ako nag-join kahapon.
Nag-join ako 5 years ago. 5 years ago. 5 years ago, inaano ko na siya. Pinagpapaguran ko na siya. Marami na ako tao na tulungan and everything. Pero before going po sa iFern, nakikinig po, nasa likod? Yan, no? Before po going sa iFern, dati po ako teacher, 7 years. 7 years po. Medyo pinalad po ang inyong lingkod. Naging manager po ako sa Shell sa BPO. May natawag po? Kaninong phone yun? Pwede natin, parapol natin para sa mga bumili ng package. Biro lang. Naging manager po ako sa Shell, na BPO. No, alam po yung Shell? Apo, no, 9 years po ako doon. No? So, all in all po, 18 years po ako employed. Hindi na po ako employed ngayon. Wala na ako, boss. No? Hindi na rin ako nag-alarm clock. Ah, di ba? 18 years. The reason why I'm sharing is baka nakatingin kayo. Misa, kanina, dumaan ako, may tumingin sa akin ulo hanggang paa. Eh. Nakatingin sa LV shoes ko. Eh. Di ba? Pataas eh. Tapos buti, tumaas na agad ng bigla, LV belt eh. Alam mo, yung pataas tumingin, hanggang ganun, pati coat, nakita rin yata yung root beer ko na 2.2 million na watch and everything. No, pag tinignan nyo na ganyan, talaga lang, di ba? 18 years na employed yan. Pag kinumpute mo, di ba, malalaman mo kung ilang taon na ako? No, I'm already 44. Baka diba, na sumakay siya. Bakit? Dati po, hindi pa separate yung babae sa lalaki. Tama, tama? Siksikan parang mga sardinas. Di ba, awang-awa ako nun dati sa mga kababaihan. Di ba, may mga station-station, biglang pepreno. Ay, naku, alam ko na naiisip nyo. Tama, di ba? Tanda-tanda ko pa. Siyempre, hawak-hawak, ganang-ganang. Career decision, biglang pepreno. Sabi ng mga kababaihan, Manong, yung payong nyo. Tama. Tapos dire-diretso, siyempre sa may ano ka pa eh, sa may De La Rosa ano ka pa, station. Dire-diretso. Tapos Ayala station, biglang pepreno. Biglang Manong, yung payong niyo. Tama. Tapos bababa ka na, De La Rosa station na, De La Rosa station, dire-diretso, biglang pepreno na malakas. Manong, yung payong niyo. Tapos bumaba na yung Manong, lumabas na, nakita ng babae, wala naman siyang dalang payong. Tama. Ano gusto ko sabihin? No? Joke lang yun. Ako po yung ano. Ako po yung nasusundot dati. Ang gusto ko paliwanag sa inyo, it's not easy to be somewhat like empleyado. No? For what? For what? Para sa fixed income na inaasahan mo. No? Kaya huwag tayo magtaka, wala naman nagiging successful talaga yung mayaman pagiging empleyado. Eh. Tama? Tapos, ang daming sinungaling, gusto raw yumaman. Asan ka may gusto yumaman? Sige nga. Oh, bakit? Ba't ko tinatanong? Between employment and business, saan kaya yaman? Sa business. Pero yung Pinoy, ba't gusto yumaman? Nagpapaka-empleyado. Doesn't make sense. Tama? Ngayon, may inaalok sa'yo yung nag-invite sa'yo. Kung pinagkakatiwalaan mo siya, no, may iaalok siya sa ngayong business. Ang business na yun po, ito pong business na ginagawa ko po for 4 years na full-time. Yes, nag-resign na po ang inyong lingkod. Nag-resign na po ang inyong lingkod. Sa mga nakikinig pa, I resigned 2018. 2018, manager na po ako sa Shell. 90,000 na po ang sinusweldo ko. 5 po ang anak ko noon. 2018, isa po kong ama na kumikita ng 90,000, manager pa. Di ba pag manager, ma-chicks, ma-benefits? Di ba? Tama. Manager eh. Di ba? Ma-benefits yun. Yung patay, sumigaw. O, pinagmalaki pa ng ma-chicks, no? Oo. Ano gusto ko sabihin? Nag-resign po ako. Isang ama na kumikita ng 90,000, manager pa. Ano gusto ko po sabihin sa inyo? No? There's really is something kay Ipen. Kaya po ako nag-resign. Hindi naman sira ulo ko. Ako mag-resign. 5 ako. Manager na ako. 90,000 na. Mas Makati lang. Kaya ko naman tsagayin yung biyahe. Nagkataon, may nakita lang po talaga kami dito sa negosyo na to na makakapagpabago ng buhay namin. And it did. No? Thank you sa palakpak, no? Pakikuha ng GCash number. No? It did. Anong paano na bago up Joseph? Nung 18 years po ako na employed, di ako nagkaroon ng kahit isa na brand new na sasakyan. Samantalang dito po, 4 na taon lang doing iFern, nagkaroon po kami ng Toyota Wigo, nagkaroon po kami ng BRB, nagkaroon kami ng Mercedes-Benz, nagkaroon kami ng Mini Cooper. Okay? Dagdagan nyo yung palakpak sa sasabihin ko. We got them all for free. No? Sa mamaya, sa mapapakinggan nyo po na presentation, I suggest you stay. No? Tiyagain nyo na, libre naman yung copy. Tagal mo naman na yata nagtsatsaga sa buhay mo.
Pasalamatan mo na yung nag-invite sa'yo. And then, dagdag lang ng kwento, no? Gusto ko rin naman talaga yumaman before. Kala ko nga, yayaman ako kasi nasa Shell na ako eh. Gusto ko yumaman before. We've tried traditional business. Sino po dito mga nagta-traditional business? May negosyo. Tawag dito? Cum laude, lahat na eh. Employed, taas. May negosyo, taas. No? Guest, taas. Magandang babae, taas. Wala pa ako sinasabi. Yeah. Kaya ano gusto ko sabihin, we tried traditional business kasi gusto ko naman talaga yumaman, makaangat sa buhay and everything. And most definitely, ang itinatry ng mga normal na nila lang, na kagaya nating mga Pinoy, traditional business na kaya mong gawin. Tama. Ano po yung number one na traditional business na ginagawa ng mga Pinoy? SSS. Sari-sari store. Tama? O bakit ko alam? Iyon yung negosyo ng nanay ko eh. Lumaki ako eh. Awang-awa na nga ako sa kanya. Bakit? Anong oras na? According to my 2.2 million watch. 4:30 na. 4:20. Di ba siesta time? Yung mga may edad na, antok-antok na ganyan. Imagine mo kung ang negosyo mo sari-sari store. Di ba? Tutulog antok-antok ka na dyan. Tapos may kakatok. Pabili isang candy. Tangina naman. Isang candy? Magkano tubo sa isang candy? Ang sarap-sarap na ng tulog mo. May bibili isang candy? Paano kaya yaman dyan? Tama. Ano gusto ko po sabihin? Sa mga nagbabalak ng SSS business, sari-sari store business, gawin mo siya kung yung sari-sari store na business may Mercedes-Benz na nakapark sa harapan niya. Ibig sabihin, dahil sa sari-sari store, nagka-Mercedes-Benz siya. Subukan mo siya. Tama? Ano gusto ko sabihin? Itong negosyo po na itatry ninyo, sandamakmak na Mercedes-Benz po, nasa baba, pagmamayari po ng nagtatry ng negosyo na ito. Tingnan mo ulit yung nag-invite sa'yo. Chance mo na, pasalamatan mo na siya. Salamat. Buti na lang yung pera ko, munti ko ng isari-sari store. Tama? Ano pa po yung tinaray namin na a traditional business? No? Alam nyo po yung ano? Yung karinderya? Ay, sorry. Yung iba ang tawag, kantin pasosyal. Ang negosyo namin, kantin. O, di ba? Bakit kasi alam? Tinaray din po ng nanay ko. Masipag nanay ko. Tama, may mga nanay dito. May mga nanay dito. No? Kadalasan mga nanay, madidiskarte yan. Meron pong nanay dito na guest? Yung hindi pa po member? Ayun, si mami, no? Mukhang 50 plus pa lang si mami. Sipag, no? Sino pa ang nanito? Mga mami, no? We're so proud of you. Sa mga mami, no? We're so proud of you. The biggest, the hardest, no? The greatest na trabaho sa buong mundo is being a mom. Tama? Pag may nangyari sa anak mo, kasalanan mo. Pag lumaki siya, naging successful, ang galing ng tatay niyan. Tama? Mana sa tatay yan. Pero pagka mayroong aberya whatsoever, ay, anong klaseng pagpapalaki ng nanay niyan? Laging ikaw may kasalanan. Tama, tapos ikaw pa yung maglalaba, ikaw pa yung mamamlansya, ikaw pa yung ano, ikaw pa yung mag-ano sa asawa mo. Tama? Kaya you were always blessed na kayo yung medyo discipline. No, pag tinignan nyo yung mga top distributor namin, by the way, top distributor namin ng 2022, yung pinakita ko sa inyo, 6.6 million po ako, 500 po kami na top distributor. Ang gusto ko po sabihin, pwede nyo balikan. Sa 500 top distributors po, parang 450 or 430 mga kababaihan. Palakpakan nyo po mga kababaihan. Bakit? Mas disiplinado kayo, mas alam nyo po yung ginagawa nyo, mas madiscarte nga kayo eh. No? Tapos mamaya, makikita nyo yung advantage being a woman, kung bakit parang para sa inyo tong negosyo na to. Bibihira po naman yung mga kagaya naming kalalakihan. Tapos po yung kamay yung mga kalalakihan. No? Marami pong bumibilib sa atin. Lalo na po sa akin. Sabi, grabe, bibira yung kilala ko na lalaki na magtinda ng sabon. Nagtitinda ako ng sabon, pero I'm earning 500,000 isang buwan. Ano, pagtatawanan nyo? No? I'm earning 500,000 isang buwan. I'm selling soap. Ba? Ikaw, gusto mo yumaman? Gusto mo kumita ng 500,000? Tara, benta tayong sabon. Ah, di ba? Bakit? Ano gusto ko sabihin? Mamaya may papaliwanag po sa inyo na sabon, no? But kidding aside, nagtaas lang po si Ronaldine ng time ko, no? 30 seconds na lang daw. Ano? Eh ako po, mahilig po ako sa kwento. Siguro may kwento na lang po ako sa inyo sa mga presentation. Or hi, Team Jesse Fern, pasok po. And Jesse Fern and One Destiny, I Fern niya. Mga grupo ko po mga yan. Mga palakpakan po natin, no? Mga hinahangaan ko mga mommies. No? Ginagawa po ito na
negosyo na to. No, kwento ko na lang po, bakit mo papasalamatan yung nag-invite sa inyo, no? Palakpakan muna natin sila, yung mga nag-invite sa inyo, no? Narinig ko po ito sa kwento ni Upline Zach Lopez. Upline Zach Lopez po natin is our top one, earning 5 million isang buwan. 5 million. I'm earning 500,000 lang. 10% lang. Diba? Yung sipag at kagalingan, disiplina ni Upsak, 10% lang yun sa akin. Kaya yung kinuwento niya to, sobrang, alam mo yun, ayaw kong kalimutan. Ano yung kwento niya? No, parang narinig niya raw ito or nabasa sa isang Biblia or something. No, nung unang panahon, may hari. May hari. Yung hari, meron siyang magandang anak. No? May magandang anak. Eto, ma'am, can you stand up? Ma'am, nagte-text kayo. Ma'am, tayo ka nga. Yan. Tayo ka, ma'am. Yan, ganito po kaganda. Ma'am, dito ka sa unahan. Para nagsasalita ako, nagchot-chot ko. Ano na? Nag-inform na ako. Joke lang. Ganito kaganda yung prinsesa. No? Ganito kaganda. For example, ako tatay mo. Ako yung hari. Wow. Oh, ganun ba? Siya yung prinsesa. Yung hari, ako, malapit na mamatay. Hindi po pwedeng walang papalit sa kanya na hari. Noong unang panahon to, ang ginawa ng hari, nagpatawag siya sa buong kaharian niya. Yan, kayo. Lahat ng kalalakihan, ipatawag! Pinatawag? Sabi ba't kailangan ko na mapili na mapapangasawa ng napakagandang, ano pangalan mo? Malu. Diba? Napakagandang si Malu na prinsesa. Siyempre, lahat ng kalalakihan. Punta, gusto kong maging hari. Ganyan kadami. Ito na yung bulwagan. Nasa mesa ni na sila. Ako yung hari. Okay, mga kalalakihan. Siyempre, medyo may sakit na siya. Hindi siya nag-pern active eh. Ubo. Kailangan ko ng papalit sa akin para maghari sa ating kaharian. Kailangan ko na mapapangasawa kay Prinsesa Malu na saksakan ng ganda. Kaya lang hindi nakikinig sa akin, nag-chat kanina. Prinsesa Malu. Siyempre, excited na yung mga kalalakihan. Nakaganan. Upsak Lopez, recognize ko lang na our top one. Ruby, Presidential Director. Galing po sa kanya itong kuna-kwento ko sa inyo. No, siyempre, nandiyan na yung mga kalalakihan. Sabi ng mga hari, kailangan ko lang mapatunayan na kayo ang nararapat. Nararapat na maghari at mapangasawa ng napakagandang Prinsesa Malu. Yes. Ito na yung pagsubok. No? Pinalagay sila doon, nasa dulo, may swimming pool, may nakataklob na tarpaulin. Tarpaulin ng iFern. Siyempre, hindi nila kita kung ano yung laman. Sabi niya sa mga kalalakihan, kung sino ang mauunang makalangoy, simula doon, papunta kay Prinsesa Malu, siya ang magiging hari. Kailangan mapatunayan yung kagitingan. Siyempre, yung mga kalalakihan, pwesto, ganda nung malu, tapos maging hari pa tayo. Diba? Okay. Ready na sila. Ayan, parang ganun, mga Mercedes boys. Tinanggal ngayon yung mga tarpaulin, yung mga tolda, tang inadang buhaya! Buhaya, mga ganang-ganan. Oo, sige. Sabi ng mga kalalakihan, ayoko na. Ayaw. Biglang, tangin na, may nag-dive. Langoy. Humahangos dito. Sino ka? Sabi nung hari. Sabi ko, sino ka? Ikaw. Ikaw ang magiting na mapapangasawa ng aking asawa. Ikaw yung magiging hari. Siyempre, hihinga rin. Teka lang. Ano man sabi mo? Ikaw lahat mag-ano ng mga kayamanan, everything. Tapos ang ganda-ganda ni Prinsesa Malu. Kaya lang hihingal-hingal pa siya. Wait lang po. Nung nahimasimasa na siya. Kunyari ako, in interview. Ano gusto mo? Ano masasabi mo na ikaw lang hari ngayon? Lahat ng batas pwede mong gawin. Lahat ng papatupad mo, matutupad. Wait lang po. Sige po, salamat po. Napakaganda ng prinsesa. Pagiging hari, ito lang po ang gusto kong unang iutos. Ipagawa. Kailangan ko po malaman kung sino nagtulak sa akin. Sino nagtulak sa akin? Kasi pasasalamatan ko. Kasi naging hari siya. Thank you very much, Miss Malu. Anong gusto ko po sabihin? Kaya pasalamatan niyo po yung mga nga nag-invite sa inyo. Itinutulak kayo sa napakagandang opportunity. Sila po ang mga dapat palakpakan dito, no? And I'm gonna give you a heads up. Ang papakinggan niyo po na negosyo, napakaganda po ng kumpanya. Bantayan niyo. Baka sabihin niyo, hindi ako nagsasabi ng totoo. Bantayan niyo yung kumpanya, i-check niyo. Bantayan niyo yung produkto kung effective. Marami bang mamamarket? Bantayan niyo yung presyo. Tanong niyo mamaya kung pwede credit card. Para automatic makapangutang ka. Tapos check mo kung paano yung pamamaraan ng pagyaman. Baka di mo kaya. I-check nyo. Tapos yung panghuli, tingnan mo if it's the perfect time. It's always the perfect time for an opportunity.
Alright? With that, I would like to request everyone to empty your cup. Pakinggan nyo po yung mga speakers. Ay, grabe tong next speaker. Bago ko po siya tawagin, pwede nyo po ako palakpakan. Okay? Grabe po tong isang speaker. Speaking of women, isa po sa model ng mga nakikita nyong products. Model po ng Aurora Products, no? We invited her all the way from Quezon, no? Isa po siyang sikat na kababaihan po doon, no? Modeling a lot of merchandises in terms of beauty products, no? Isa po siya dito sa iPern, no? Grabe, isa sa mga senior field vice president. Sanay na sanay po sa traditional business. But before I call her, let us watch this video.